Ibabahagi natin ang natuklasan nating panibagong masarap na pagkain. Kung di mo pa ito natitikman, panoorin mo ito, halamang nagbibigay ng napakasustansya na benepisyo sa kalusugan. Kilala mo ba ito? Ang tawag dito ay tenga ng daga. Kayo ano ang tawag nyo dito? Comment nyo na lang dito. Bagamat minsang ginamit lamang sa mga tradisyonal na anyo ng gamot, parami ng parami ang nagsimulang pananaliksik upang palakasin ang hindi kapani-paniwalang mga benepisyo ng mushroom. Sa katunayan, ang ilang uri ay naiugnay sa maraming kahangahangang benepisyo sa kalusugan, mula sa mas mababang antas ng cholesterol hanggang sa pagbaba ng paglaki ng kanser at higit pa. Ang wood ear mushroom, sa partikular, ay isang sangkap na lalong naging popular sa mga stir fries at sopas. Hindi lamang ito nagdadala ng malutong, mabilis na texture sa mga pagkain, ngunit puno rin ito ng jam na may iba't ibang mahahalagang sustansya at antioxidant. Kaya ano ang mga tainga ng kahoy sa pagluluto ng chino? At paano makakaapekto ang mga panggamot na mushroom na ito sa iyong kalusugan? Narito ang kailangan mong malaman. Ano ang wood ear mushroom? Ang mga wood ear mushroom ay isang masarap at kakaibang uri ng edible fungi na may iba't ibang pangalan, kabilang ang Chinese wood ear mushroom, black mushroom, jelly ear mushroom o ang kanilang siyentipikong pangalan, Orichalaria auriculejudi. Ang mga mushroom na ito ay namumukod tangi sa iba pang uri ng kabute dahil sa kanilang malutong na texture, madilim na kulay at kawili-wiling hitsura. Hindi tulad ng ibang mushroom, walang tangkay o takip ang mga wood ear mushroom. Mayroon nga silang hugis tainga na kung paano nila orihinal na nakuha ang kanilang natatanging palayaw. Gayunpaman, minsan ay nalilito pa rin sila sa white wood ear mushroom at elephant ear mushroom, gayon din sa cloud ear fungus kikourage mushroom, isa pang uri ng edible tree mushroom na malayong nauugnay sa wood ear. Ang black wood ear mushroom ay madalas na itinampok sa Asian cooking at malawak na tinatangkilik dahil sa malutong na texture at banayad na lasa nito. Kaya ano ang lasa ng itim na fungus? Bagamat mayroon silang malakas na lasa ng kahoy kapag hilaw, ang mga mushroom ay may posibilidad na kumuha ng anumang lasa na niluto sa mga ito sa mga pinggan, na ginagawa itong isang mahusay na karagdagan sa mga sopas, stir fries at salad. Mga katotohanan sa nutrisyon. Ang mga wood ear mushroom ay isang mahusay na mapagkukunan ng maraming mahahalagang bitamina at mineral. Ang wood ear mushroom ay naglalaman din ng isang maliit na halaga ng potassium, phosphorus at calcium. Mga benepisyo sa kalusugan. 1. Maaaring tumulong na labanan ang mga selula ng kanser. Puno ng mga antioxidant na lumalaban sa sakit, ang pangako ng paunang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang pinatuyong wood ear mushroom extract ay maaaring makatulong na labanan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Ang isang in vitro na pag-aaral na isinagawa ng Kyungpook National University sa Korea ay natagpuan na ang wood ear mushroom extract ay epektibo sa pagpatay sa mga tumor cells ng baga, buto at tiyan. Gayunpaman, tandaan na higit pang pananaliksik ang kailangan upang suriin kung ang mga wood ear mushroom ay maaaring magkaroon din ng kapaki-pakinabang na epekto sa paglaki ng kanser sa mga tao. 2. Sinusuportahan ang kalusugan ng puso. Natuklasan ng ilang pag-aaral na ang fungus sa tainga ng kahoy ay maaaring magkaroon ng makapangyarihang mga katangian ng hypolipidemic na makatutulong na mapanatili ang antas ng cholesterol sa tsyeke at maprotektahan laban sa sakit sa puso. Ayon sa isang modelo ng hayop na inilathala sa microbiology, ang pagbibigay ng wood ear mushroom extract sa mga daga ay humantong sa napakalaking pagbawas sa mga antas ng triglyceride, kabuuang cholesterol at masamang cholesterol. Binabaan din ito ang atherogenic index ng 40% na isang sukatan na ginagamit upang mahulaan ang panganib ng sakit sa puso at pagbuo ng plaka sa mga art area. 3. Puno ng antioxidants. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga wood ear mushroom ay puno ng mga antioxidant at polyphenols na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga antioxidant ay mga compound na tumutulong sa paglaban sa pagbuo ng mga libreng radical at protektahan ang mga selula laban sa pinsala sa oxidative. Ang mga antioxidant ay gumaganap din ng isang pangunahing papel sa kalusugan at sakit na may pananaliksik na nagpapahiwatig na maaari silang tumulong sa pag-iwas sa mga malalang kondisyon tulad ng kanser, sakit sa puso at rheumatoid arthritis. 4. Pinipigilan ang paglago ng bakterya.
Bilang karagdagan sa pagiging isang mahusay na pinagmumulan ng mga antioxidant at micronutrients, ang mga wood ear mushroom ay nagtataglay din ng makapangyarihang mga katangian ng antimicrobial na makakatulong sa pag-iwas sa ilang mga strain ng bakterya. Ang isang 2015 in vitro na pag-aaral sa International Journal of Medicinal Mushrooms ay aktwal na natagpuan na ang wood ear mushroom ay epektibo sa pagharang sa paglaki ng Escherichia coli at Staphylococcus aureus, dalawang uri ng bakterya na maaaring magdulot ng mga impeksyon sa mga tao. 5. Magandang pinagmumulan ng copper. Bawat serving ng wood ear mushrooms ay may malaking suntok pagdating sa nutrisyon. Ang maliliit ngunit malalakas na mushroom na ito ay isang napakagandang pinagmumula ng micronutrient na mahalaga sa ilang aspeto ng kalusugan. Ang kakulangan sa pangunahing nutrient na ito ay maaaring magkaroon ng ilang malubhang epekto, mula sa pagtatae at kapansanan sa kaligtasan sa sakit hanggang sa hamina na mga buto, pinsala sa ugat, anemia at mga problema sa puso. Saan mahahanap at paano gamitin? Ang mga wood ear mushroom ay lumalaki sa buong mundo at makikita sa kahoy sa malamig na temperatura, kadalasan sa unang bahagi ng tagsibol o huli na taglagas. Bagamat minsan sila ay nalilito sa iba pang mga species, karamihan sa mga wood ear mushroom lookalikes ay talagang nakakain din. Bukod sa paghahanap ng mga ito sa iyong sarili, maaari mo ring mahanap ang mga kabute sa maraming mga espesyal na tindahan at mga online na retailer. Mas madaling hanapin ang wood ear mushroom na tuyo, ngunit maaari itong gawing muli sa pamamagitan ng pagbababad sa tubig magdamag upang tamasahin din itong sariwa. Mayroong maraming mga pagpipilian para sa kung paano magluto ng wood ear mushroom, at maaari itong magamit upang magdagdag ng malutong na texture sa halos anumang ulam. Maaari itong idagdag sa stir fries, ihalo sa mga sopas, igisa sa mga gulay o tangkilikin bilang bahagi ng masarap na mushroom salad. Mga panganib at mga epekto. Para sa karamihan, ang nakakain na itim na fungus na ito ay maaaring maging ligtas at malusog na karagdagan sa dieta. Gayunpaman, mahalagang magsanay ng wastong kaligtasan sa pagkain at malinis na mabuti ang mga kabute bago kainin. Bukod pa rito, ang mga may allergy ay hindi dapat kumain ng wood ear mushroom para maiwasan ang mga sintomas ng allergy sa pagkain tulad ng pagduduwal, pangangati, pamamaga at pantal. Sa ilang mga kaso, ang mga wood ear mushroom ay maaaring kumilos bilang isang anticoagulant at maiwasan ang pamumuo ng dugo. Sa makatuwid, inirerekomenda na makipag-usap sa iyong doktor bago uminom kung umiinom ka ng mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin o coumadin upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga gamot na ito. Pangwakas na kaisipan. Ang mga wood ear mushroom ay isang uri ng nakakain na kabute na kadalasang ginagamit upang pagandahin ang texture ng mga pagkain sa maraming Asian cuisine. Malawakang available ang mga ito sa tuyo na anyo at maaaring idagdag sa iba't ibang uri ng iba't ibang pagkain, kabilang ang mga sopas, salad, stir fries at higit pa. Bilang karagdagan sa pagiging mataas sa tanso, pantothenic acid at antioxidant, ang mga masasarap na mushroom na ito ay nalink din sa ilang mga benepisyo ng wood ear mushroom. Sa katunayan, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga mushroom na ito ay maaaring potensyal na mapabuti ang kalusugan ng puso, labanan ng bakterya at hadlangan ang paglaki ng selula ng kanser.